Nandito ho kami sa waiting area ng radiation oncology kung saan tatawagin yung pangalan ng pasyente para makapag-start na. A few moments later. Hey, mga kapartner, tapos na kami sa aming radiation. Ngayon ay pupunta naman kami sa Malolos para sa chemo namin. At nandito tayo ngayon sa Blumentritt sa Manila sa Chinese General Hospital. Magmumotor lang tayo mula dito. Ito yung gamit nating motor. 2 hours later. Ayan kapartner, kadadating lang natin dito sa Malolos. Bale, dito tayo nakaparada sa Capitol. Ito naman yung PCSO. Dadaanan ko ito papunta Oncology sa chemo namin. Ito yung entrance ng PCSO. Ayan, may mga tao nagpapasa ng mga papel yan. Nandito na tayo sa hospital ng Malolos para sa aming chemotherapy. Buti naman wala ganong tao dito. Eh minsan sa mga ordinaryong araw napakaraming tao. Eh ngayon wala ganong. Bale, Miyerkules ngayon. Schedule namin ngayon sa chemotherapy. Sa oras na ito ay nakasalang na po si Mrs. sa kanyang chemo. Nasa loob na siya ng kwarto. Dito ako bumilib kay Mrs. sa kanyang kalagayan. Biruin nyo, kaya niya pagsabayin yung radiation at saka chemotherapy niya. Kung iba pa to, bibigay ang katawan nito. Kaso siya iba eh, malakas ang loob niya. Talagang kinakaya niya talaga. Yung biro mo, yung radiation, eh araw-araw yun. Maliban lang ho sa Sabado and Linggo, wala pong radiation. Ito naman yung chemotherapy, every 21 days. Kayang-kaya niya. Kailangan pala talaga dito. Pagka ganito yung sakit mo, kailangan malakas ang loob mo. So ayun mga kapartner, pauwi na kami. Let's go! So ayun na mga kapartner, gusto ko lang i-share at gusto ko lang ikwento sa inyo yung mga ginagawa namin sa araw-araw sa aming treatment doon kay Mrs. Umigising kami ng maaga, mga alas 4. Tapos pagka umalis kami mga 5:30, nakakarating kami sa Chinese General Hospital mga 6:30. Mga 1 hour lang ang biyahe namin patungo doon kasi nanggagaling pa kami ng Bulacan. At kailangan talaga namin magising ng maaga kasi pagka tinanghali na kami doon, bali tanghali na rin makakauwi. Sa dami ng nagpaparadiation doon, mga 33 days yung radiation niya, mahigit isang buwan. Doon kasi kami ni-refer ng doktor sa Chinese General Hospital. At ang binabayaran ko doon, bali nagbabayad lang kami ng doctor's fee. Yun lang po ang binabayaran namin dahil sakop po ng PhilHealth yung iba. Alam niyo ba mga kapartner, ang sakit na ito, hindi pala ito biro. Ang laki pala ng gastos. Malalaki ang kanang gastos pagka hindi ka makahingi ng tulong doon sa government charity. Pagka kagaya nitong sakit, kailangan makahingi ka ng tulong talaga sa government charity. Yun ang number one. Kasi doon pala sa chemo, napakalaki ng gastos sa mga gamot. Every 21 days, chemo kami. Sunod-sunod yun, walang paltos. Kailangan ituloy-tuloy. Mahirap na kasi pagka hindi natin ituloy-tuloy yung chemo. Yung kay Mrs. naman, 8 incision yung gamutan niya sa chemo. Bali si Mrs. tapos na naoperahan sa breast cancer niya.
At pagkatapos nito, di ko alam kung ano yung susunod namin gagawin. Aabangan na lang namin kung ano yung sasabihin sa amin ng doktor. At mga kapartner, hanggang dito na lang ang video natin. Maraming maraming salamat sa inyo, sa mga subscriber natin.